Ang tampok na mga kwento sa episode na ito ay orihinal na ibinahagi sa Subscribers Hilakbot Stories segment. Isa sa mga hindi ko malilimutang kwento noong ako ay nag-aaral sa Bicol University ay ang kwentong kapre. Sinasabi kasi nila na ang naturang nila lang ay naninirahan sa mga palete pero kakaiba ang kapreng nasa loob ng aming universidad. Nakatira kasi ito sa matandang puno ng akasya. Isa sa mga kwento ay nangyari sa aking kaibigan nang minsang umuwi ng gabi si Erin nang galing pa siya sa library. Sa kanyang paglabas mula sa building, alam niyang madadaanan ang malaking puno ng akasya sa eskwelahan at ito nga yung tinuturo na may kapreng nakatira. Dahil nga sa gabi na, mag-isa na lamang siyang naglalakad at dito nga'y napansin niyang tahimik na rin ang paligid. Natatakot man daw siya pero itinuloy pa rin niya ang kanyang paglalakad hanggang sa matapatan niya ang isang puno at mula nga dito ay nakita nga niyang talaga ang isang mabalbong nilalang at sa tansya niya ay umaabot ng 12 talampakan ang taas. Nakipagtitigan din siya sa itsura nito at habang tumatagal na aaninagan niya ang mapupula nitong mga mata na nagliliwanag sa gitna ng kadiliman. Sa pakiwari nga niya ay nakaupo lamang ito sa isang malaking sanga habang nakatingin sa kanya. Mga ilang saglit pa ay nakita niyang parang merong usok na nanggagaling mismo sa naturang sanga ng puno. Sa sobrang takot ng aking kaibigan ay nagtatakbo siya papalabas ng eskwelahan. Marami pa pong ibang mga karanasan ang iba't ibang mag-aaral din patungkol sa naturang kapre. Bagamat hindi naman daw ito nananakit, pero kung makikita mo lamang ang itsura nito ng personal, tiyak manghihilakbot ka. Yun nga lang, sa kasamaang palad, isa ang matandang puno ng akasyang ito sa mga naitumba at nabungkal ng bagyong Yolanda noong 2014. Matapos noon, wala nang nakakaalam kung anong nangyari sa kapreng sinasabing nananahan sa naturang puno. Pero may bali-balitang hindi pa rin ito umaalis sa loob ng campus. Wika pa nga ng ilan, marahil ito ay nagpalipat-lipat lamang ng tirahan sapagkat marami pa rin mga estudyante ang nagsasabing nakakakita pa rin sila ng malaki at matangkad na anino pagsapit ng dilim. Umaga ng Lunes iyon. Panibagong araw na naman para sa aming pagpasok sa eskwelahan. And as usual, nasa loob lang kami ng aming silid-aralan habang naghihintay ng aming unang propesor sa araw na yun. Kaunti pa lang naman kami sa kwarto pero unti-unti na rin dumarating pa isa-isa ang iba pa naming kaklase. Una na ngang dumating doon si Daniel, kasunod si Risa, Gladys, Maki at pagkatapos ay si Rona. Umupo sa kanyang upuan si Rona at nag-ayos. Maya-maya pa ay dumating na din si Rene, si Manelin at pagkatapos ay si JC. Madami pang ibang dumating na mga kaklase namin. Wala pa nga yatang 10 minuto nang dumating naman si Bella. Pagpasok sa pinto ay napatingin si Rona at seryoso lang ang pagtingin nito kay Bella. Pagkatapos nito ay laking pagtataka naman na sabi ni Rona, "Uy, ang bilis mo naman magpalit ng damit ah." "Ha? Ako? Ay naku, ang init-init tapos ang traffic sa tulay. Akala ko nga malilate na ako eh." Ang sabi ni Bella. Tanong ni Rona sa kanya, "Nadarating mo lang?" "Oo, sobrang kapagod ka sa biyahe.
Otomatiko namang nagulat si Rona sa isinagot ng kausap. Eh, sino yung nakasalubong ko kanina sa hagdan na nakaupo? Naka-PE uniform ka pa nga nun eh. Wala namang ibang daraanan doon sa hagdan kundi yun lang. Nagtataka nga ako sa'yo eh. Kasi binati kita ng good morning tapos tiningnan mo lang ako. Tapos nagtataka pa ako kasi bakit umupo ka pa doon at hindi ka pa dumiretso dito sa classroom. Tapos iyan, hindi ka naman naka-PE. Huy, wag kang ganyan. Kararating ko lang. Ayan oh, tingnan mo nga oh. Pawis na pawis pa nga ako no. Pakikipag-debate nito. Naka-uniform ito ng light blue ang kulay at dark blue naman na skirt. Ito kasi ang karaniwang uniforme ng mga babae sa aming eskwelahan. Ngunit, hindi pa rin natinag si Rona. Nakita talaga kita. Tinititigan mo pa nga ako ng seryoso tapos hindi ka nagsasalita. Ganun na lang talaga ang reaksyon ni Rona. Sapagkat kung makikilala nyo lang si Bella, madaldal talaga ito. Walang preno ang bibig. Kung si Bella nga talaga ang nakita ni Rona kanina, eh bakit naging ganun ang asal nito? Nakikinig lang ako sa usapan nila at bahagya lang akong napangiti. Alam ko kasi kung ano ang nakita ni Rona. Napalingon pa nga sa akin si Rona. Malapit lang naman kasi ang kinauupuan ko sa kanya. Walang ano-ano'y napatanong sa akin si Rona. So ibig sabihin, multo yung nakita ko kanina? At ang sabi ko sa kanila bilang pagpapaliwanag, doppelganger yung nakita mo. Ito yung mga espiritu na mahilig manggaya ng mga itsura ng mga tao. Alam mo, madali lang talaga nating malalaman kung doppelganger yung nakikita natin kasi salungat sila sa kadalasan na ginagawa ng taong ginagaya nila. Parang katulad na nakita mo. Kung gaano kadaldal sa personal si Bella, eh nakita mo yung doppelganger niya kabaliktaran. Walang imik, tahimik. Wala ring interes sa mga doppelganger sa mga interes na ginagaya nito. Nagtinginan tuloy ang dalawa. Pagpapakalma ko, pero huwag kayo mag-alala. Wala naman sigurong masamang ibig sabihin kapag nakita ng ibang tao yung doppelganger mo. Ang masama, eh kung ikaw mismo yung makakakita ng sarili mong doppelganger. Saktong-sakto sa aking pagkakabitaw ng mga salitang iyon ay dumating na rin ang aming professor. Magkaklase na kami nito na mula elementary. Ngunit naging mas close kaming magkaibigan noong college na kami at nag-aral sa isang IT school sa Makati. Noong first year college kami isang gabi, pagkatapos kong kumain ng hapunan at mag-shower, minabuti ko ng umakyat at maglaro sa aking desktop computer. Pag-upo ko sa harapan ng computer at bago ko pa ito buksan, nakita kong may reflection ang kaibigan kong si Donna sa screen. Malinaw na malinaw sa alaala ko ang suot niya, ang favorite niyang mint green anime shirt. Sa sobrang gulat ko, napaatras pa ako at napatigil ng panandalian. Mabilis lang, parang segundo lang at nawala na ang kanyang refleksyon. Kinabukasan sa aming college building, nakaupo ako sa tabi ng entrance kasama ng isa naming kaibigan habang hinihintay si Donna. Isang pito lang niya at agad ako napalingon. Nagulat ako dahil suot niya yung mint green anime shirt. Naikwento ko sa kanya ang nakita ko kagabi at sa sobrang kaba ay pinauwi ko muna sa kanya yung rosary na lagi kong daladala. Makalipas ang isang taon sa tinatambayan naming bilyaran sa tapat ng munisipyo ng Makati, naisip ko at ng isa pa naming kaibigan na bumili ng maiinom
sa isang sikat na drugstore na malapit lamang sa aming kinaroroonan. Naiwan ang mga kaibigan namin sa bilyaran kasama si Donna. Pumasok nga kami sa drugstore at bumili ng juice. Pagkatapos naming magbayad, lumabas kami kaagad at agara naming itinusok ang straw sa aming pinamili. Walang ano-ano. Biglang may sumigaw na malakas at tinawag ang pangalan ko. Ako at ang aking kaibigan ay sabay namang lumingon sa likod, kaya alam ko na narinig din niya yon. Pero wala. Walang tao. Wala si Donna na siyang tumawag sa amin kanina. Boses niya ang nadinig kong tinig. Sa takot namin ay napakaripas kami ng takbo pabalik sa bilyaran para makumpirma na wala nga doon si Donna. O baka pinagtitripan lang niya ako. Pero laking gulat ko nang makitang nandun nga siya sa bilyaran at hindi naman daw siya umaalis dahil naglalaro sila ng oras na yon. Ang layo ng bilyaran na tinatambayan namin mula doon sa aming pinuntahang sikat na drugstore ay mayroong kulang-kulang na 50 hakbang lang. Malapit lang po talaga. Tinanong ko siya kung lumabas siya at pinagtripan ako. Pero alam ko na hindi dahil pati siya ay nababakas ang kaba sa mukha. Kaya naman, muli ipinauwi ko sa kanya ang rosary ko at pagkatapos ay pinayuhan na lamang na magdasal siya ng mataimtim para kung anuman ang nais ipahiwatig ng pagpaparamdam na iyon sa akin ay hindi tuluyang maganap at upang maging ligtas ang aking kaibigan. Ako po si Jennifer at ang aking karanasang ibabahagi ay nangyari noong grade 4 pa lamang ako at eksaktong bisperas iyon ng pista ng mga patay. Bandang alas 10 ng gabi. Siyempre, since mga bata pa lang po kami, napagkatuwaan namin na maglaro ng Spirit of the Glass. Malapit lang po kami din doon sa punong akasya na sinasabi nilang pinamamahayan ng mga kapre. Sobrang tanda na po ng akasya na iyon sapagkat ang kanyang katawan ay napakalaki. Bago namin simulan ang aming lalaruin, natatandaan kong nagsulat pa kami sa sahig ng mga letra at numero at maging ang sagot na yes or no. Wala po kasi kaming board kung kaya't nag-improvise kami. Nag-start na kami noon, bandang alas 11 na ng gabi. Actually ako po'y hindi naman talaga sumali kasi aminado akong matatakotin ako. Nagdasal po muna sila at saka pumikit at nag-umpisang magtanong. Maya-maya, bigla na lamang gumalaw ang baso at dito'y nagtuturo na siya ng mga letra upang ibigay ang kanyang pangalan. Nang hilakpot po kaming lahat nang walang ano-ano'y lumakas ang hangin. Bigla nga din po nagsitayuan ang aming mga balahibo at nagulat na lang kami nang mabasag ang baso. Ang nangyaring ito sa akin ay talagang labis kong ikinatulala lalo at nandun kami sa likuran ng eskwelahan. Hindi ko nga din pumawari sapagkat ang aking kaklase matapos mangyari ang lahat ng yon ay may itinuturo at sinasabing galit daw sa amin yung babae na may mahabang buhok na nasa likuran ng puno ng akasya. Mapupula daw ang mga mata nito at pinanlilisikan kami. Dahil sa medyo malapit lamang ang aming bahay ay napatakbo ako ng sobrang bilis upang makahingi ng tulong sa aking mama. Sinumbong naman ng aking mama sa aking papa ang nangyayari hanggang sa ang buong kapitbahay na namin ay nakaalam ng nangyayari sa aking kaklase. Dumating nga sila doon at nadatnan nila ang aking kaklase na nakatulala lamang sa harapan ng akasya. Sa kasamaang palad, wala na po akong ibang detalye na nakita matapos iyon sapagkat pinauwi lahat ng mga bata at iyon nga ang aming ginawa.
Kinabukasan, ipinamalitan na lamang sa amin na naging okay naman na daw ang aking kaibigan. Buti nga daw ay naagapan ang pagsanib sa kanya ng kanyang kinatatakutan sa likod ng punong akasya. Simula noon, natuto akong magdasal. Ayaw ko kasi nalapitan ako ng kung ano-ano mang elemento at ayaw ko rin na hantingin ako ng aming mga ginawang kalokohan. Nabasa ko rin kasi na kapag nagambala mo ang espiritong natawag ninyo sa paglalaro ng Spirit of the Glass, hindi ka nito patatahimikin, lalo kung hindi mo natapos ang inyong nilalaro. Ang kaganapang ito ay naganap noong third year high school ako. May third eye po talaga ako at na-open po ito noong grade 3 pa lamang ako. Iba't ibang klase na din po ng mga hindi matahimik na kaluluwa ang mga nakikita ko, kaya hindi na bago sa akin ang makakita at matakot. Oo, noong una talagang nanghihilakbot ako sapagkat bigla-bigla mo na lang silang makikita sa kung saan at sumusulpot, at pagkatapos ay mawawala na lang. Mabibilang lang din sa aking mga daliri ang ilang mga espiritong tila hindi makaalis sa kung saan ko sila unang nakita. Noong third year high school na ako, hindi ko inaasahang bisita ang magpapakita sa akin at dadalaw sa classroom. Isang estudyante ang pupunta sa aming classroom, pero ang pinagtatakahan ko naman ay bakit hindi siya pumapasok at lagi lang siyang nasa gawing bintana. Hinayaan ko na lang ang araw na iyon. Ngunit sa ikalawang araw na pumunta muli siya doon ay hindi ko na napigilang tanungin ng kaklase ko na itago na lamang natin sa pangalang Ann. Uy, sino ba yung lalaking nasa bintana? Kahapon ko pa nakikita yan nandyan eh. Bakit hindi siya pumapasok? Ha? Asaan? Wala naman eh. Anya. Ayun oh. Naku-uniforme pa nga katulad sa atin. Hindi pa rin daw niya makita ang aking itinuturo kahit naroroon naman sa itinuturo kong direksyon. Hindi daw niya alam, at doon ko na lamang na-realize na isa na naman siya sa mga hindi matahimik na kaluluwa. Doon ko rin napagtanto na hindi ko dapat pinipilit na ipakita sa aking kaklase ang nakikita ko, dahil talagang kahit na anong gawin ay hindi niya iyon makikita. Lumipas pa ang mga araw at ang buwan. Palagi pa rin siyang nandoon at hinayaan ko na lang hanggang sa nasanay ako. Pero ang pinagtatakahan ko lang din ay kung bakit sa tuwing English subject lang namin nandun ko siya nakikita sa bintana. Lagi silang sabay pumasok ng aming guro na itago na lamang natin sa pangalang Ma'am Athena. Makikita ko lang din siya sa aking upuan sapagkat may seating arrangement kami, at once na lumipat ako ng upuan, wala na siya dun. Paglabas ng aming guro ay sabay din na mawawala ang naturang espiritu. Isang araw, kumalat ang balita sa buong third year at nakaabot ito sa aming guro. Pinatawag niya ako at kinausap tungkol sa bagay na yun. Tinanong pa nga niya ako ng diretsahan kung totoo ba ang sinasabi nilang nakakakita ako. At sinabi ko naman na, "Opo ma'am, simula po nung unang araw nung klase natin, nakikita ko na po siya doon. Tapos palagi niyo nga po siyang kasabay umakyat dito sa classroom. Pero hanggang doon lamang po siya sa may bintana. Tapos parang nakikinig po siya sa lessons na tinuturo ninyo." Sagot naman ng aking teacher, "Alam ko nga din yun. Kasi sa katunayan hanggang sa bahay sinusundan niya ako. Pero hindi naman siya yung espiritong nananakit." Hilakbot.
Ako po si Renee at isa po akong maritime student sa isang kilalang university sa Las Piñas. Yung mga kwarto kasi namin doon ay nasa third at fourth floor. Sa katunayan po niyan ay marami na rin kaming naririnig na mga iba't ibang kwentong kababalaghan tungkol sa maritime building. Pero magkagayon man ay hindi pa rin ako naniniwala sa mga sinasabi nila sapagkat sa aking isipan ay maaaring kwento lamang ito o kaya'y ginagamit na panakot sa mga bagong estudyante. Hindi naman din talaga ako likas na naniniwala sa mga multo-multo na iyan hanggat wala akong nakikita o nararamdaman. Bandang alas 6 ng gabi nang nag-aantay kami ng aking kaklase na itago na lang natin sa pangalang Sugar nang maisipan namin na magtungo sa CR na nasa third floor sapagkat alas 7 pa naman ang susunod naming klase. Niaya ko siya doon upang nang sa ganun ay makapag-toothbrush ako at kailangan ko rin kasi ng kasama. Hindi dahil sa natatakot ako, kundi para meron akong kausap habang nasa loob ng CR. Nung una'y ayaw pa nga niyang pumayag, sumalit nang akin siyang hinatak patungo sa CR ay wala na siyang nagawa. Ang CR kasi na nasa ikatlong palapag ay nasa gawing dulo at ito ay katabi ng fire exit ng naturang building. Usually, kapag gabi na ay iisang ilaw na lamang ang nagiging tanglaw doon upang nang sa ganun ay makatipid din sa kuryente ang aming eskwelahan, gayong wala na rin namang ibang nagkaklase sa mga kwartong nasa gawi doon. In short, napakadilim din ng hallway kung tatahakin mo. Naglaro pa nga sa aking isipan na bakit nagtitipid ng kuryente ang aming eskwelahan gayong ang mahal-mahal naman ang tuition dito. Fast forward. Pagkapasok namin sa CR ni Sugar ay napansin namin na wala palang ibang tao kung kaya't natuwa pa ako sapagkat sa wakas ay masusolo namin ang CR. Sinara namin ang pinto at pumwesto na kami sa lababo. Nakapwesto ako malapit sa pintuan at siya naman ay nasa gawing pangatlong lababo at katabi ng first cubicle ng CR na yon. Habang ginagawa ko na nga ang pagtutoothbrush, si Sugar naman ay naghihilamos ng mukha. Nakaugalian na nga kasi din namin ang gawin ng bagay na iyon lalo tuwing break time. Kung hindi man, ay nandun lamang kami sa isang gawin ng aming paaralan at nagkukwentuhan o kung meron mang exam ay nagbabasa kami. Patapos na ako noon at inaayos ko na ang aking mga gamit nang dito'y may narinig kaming babae. Naghahaming siya na tila kanta ang kanyang isinasatinig at kapag nadidinig mo sa loob ng CR lalo pat umaalingaw-ngaw ito, aakalain mong nagpapatulog siya ng bata. Napatitig ako sa kasama ko. Marahan kaming nangungusap sa aming mga mata at sa pagkakataong iyon ay alam namin kung ano ang naisabihin ng isa't isa. Hindi nakasagot si Sugar nang aking tinanong nang, "Naririnig mo ba yun?" At para nga siyang naging estatwa at hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Palakas ng palakas ang naririnig namin hanggang sa pinilit ko nang buksan ang pinto pero ang tigas na ng pagkakasara nun. Nakailang ikot nga din ako ng doorknob sapagkat nagmamadali na ako at si Sugar na makalabas. Subalit hindi namin mabuksan na animoy merong pumipigil sa gawing likuran ng pinto. Nakailang ikot uli ako sa doorknob pero dito na ako sinimulan na lamunin ng sindak. Hindi ko mabuksan ang pinto. Bukod pa doon ay nadidinig namin na parang papalapit na ng papalapit ang tinig ng babaeng iyon na animoy papunta sa aming direksyon.
Pinamadali ako ng aking kasama hanggang sa no choice ako kundi kalampagin na ang pintuan habang iniikot ang doorknob, pero mistulang walang nakakarinig sa amin at para bang pinaglalaroan kami ng tadhana, sapagkat na pagkakataong iyon ay tila wala talagang tao na kahit man lang pumunta ng CR ng oras na yon. Tinindigan na kami ng palahibo ng aking kaklase. Palakas kasi ng palakas ang paghahaming niya. Unti-unti na yata siyang lumalapit. Parang wala na siya sa loob ng cubicle. Inulit ko ang pag-ikot-ikot ng doorknob at sa huling pagkakataon ay bumukas na ito at ganun na lang ang karipas ng aming takbo papaalis sa CR na yon. Hinding-hindi namin makakalimutan ni Sugar ang pangyayari. Hindi ko rin alam kung anong ibig sabihin nun o kung sino man ang babae na nadinig namin. Pero isa lang ang tiyak. Ayoko nang muling marinig yun. Lumipas ang mga araw at naging normal na uli ang lahat at nagsi-CR naman na muli ako doon na parabang walang nangyari. Hindi ko na rin kasi naririnig ang babae matapos yun. Pero yun ang akala ko. Taong 2018 na makagraduate ako sa university na yun. Naging tambay ako sa bahay, kakahintay ng backer ko para makasampa. Naiiwan akong mag-isa lagi dahil ang aking mga magulang at kapatid ay nagtatrabaho sa Maynila. Usually, alas 7 o alas 8 na ng gabi sila nakakauwi. Pasado alas 5 na noon at medyo may kadiliman na ang kalangitan, kung kaya't napagdesisyonan kong umidlip muna sa aking kwarto. Hindi nagtagal, napadilat na lamang ako nang may marinig akong isang pamilyar na boses. Ito yung babae sa CR. Opo. Same exact na paghaming, same exact na pag-e-echo ng kanyang tinig, at same exact na melody na kanyang itinotono. Sa pagkakataong iyon naman ay naririnig ko naman siya sa bandang bodega na karugtong ng aking kwarto. Nang hilakbot ako at napatalukbong ng kumot at nagdasal ako sa aking isipan na sana'y hindi ko na marinig pa ang naturang tunog hanggang sa hindi ko na malayan na tuloy-tuloy na akong nakatulog. Hanggang sa kasalukuyan po ay hindi ko alam kung ano ang pahiwatig ng boses ng babae at kung sino siya. Pero andun pa rin na naglalaban sa aking isipan na ayoko siyang makita. Ayoko nang marinig ang kanyang tinig at ayokong alamin kung bakit siya nagpaparamdam sa akin. Kung sino man siya, sana ay manahimik na rin siya at patahimikin din niya ako. Noong college po, isa sa mga naging requirements namin ang gumawa ng movie at napagdesisyonan po ng assigned director namin na sa North Olympus Subdivision kami mag-shoot ng ilang mga scenes sa nasabing indie film. Minsan, inaabot kami ng gabi sa kaka-shooting dahil sa dami ng eksena at preparations pa. Nakagawian na namin na bago maghiwa-hiwalay, pagkatapos namin ng shooting, ay magpipray muna kami na magkakahawak-hawak ang kamay depende kung saang part ng subdivision kami inabot. Sa hindi ko maipaliwanag na pakiramdam, every time na mangyayari yun, nakakaramdam ako ng malamig, lalo sa bandang paanan ko, kahit na hindi naman talaga mahangin o kaya'y malamig ang paligid. Sa huling araw nga ng aming shooting, doon kami inabot sa plaza nila. Gabi na noon, habang nanonood ng ilan pang sinushooting na eksena, biglang may bumulong sa isa kong tenga. Malalim po yung boses ng lalaki at iba yung lengguwahe niya.
Nakatitiyak naman po ako, hindi ko talaga maintindihan yun. Yung tono pa nga po niya ay parang galit at hanggang sa umaabot na parang nagiging boses demonyo na siya. Ang nakakabigla nga doon ay parang nasa tabi ko siya sa gawing kanan sapagkat malinaw ko talagang nadinig ang bagay na yun. Sinabi ko kaagad sa aming direktor ang naganap at pagkatapos ay bigla na lang kaming pinapack up, nagdasal at saka umalis. Ako nga po pala si Bonsai, hindi tunay na pangalan. 6 PM iyon sa isang eskwelahan malapit sa Binondo. Inutusan ako ng isang teacher at pinapunta ako sa 4th floor kung saan nandoon makikita ang faculty room ng mga Filipino teachers. Medyo magdidilim na iyon. Pinakukuha kasi sa akin ni ma'am yung gagamitin niyang libro sapagkat naiwanan daw niya iyon doon sa 2nd floor na kabilang building. Yun nga ang aming room. Sa pag-akyat ko sa hagdan, pawis at pagod ang naramdaman ko. Lalo at napag-alaman kong hindi pala doon sa 2nd floor na iwan ni ma'am ang kanyang libro kundi marahil sa 4th floor. Sa katunayan pa nga, may mas madaling daraanan ka papunta sa kabilang building at iyon yung tinatawag naming bridge. Pero dahil parang tinamad ako at nag-CR na rin ako sa baba, hindi na ako dumaan doon. Habang paakyat pa lamang ako sa 4th floor, nadidinig ko na ang ilang mga estudyante doon na naghahanda na para umuwi. Ang 4th floor ay ginagamit ng mga first year students nung kapanahunan na yun kasi hindi kami inabot ng K-12. May mga guro pa sa faculty room ng oras na iyon kaya hindi ko na ginamit ang susi na ibinigay ni ma'am. Nakukunin ko na sana ang libro. Walang ano-ano'y may sumutsot sa akin. Magkakasunod-sunod iyon at may kalakasan. Agad ako napatingin sa isa pang guro na nandoon at pinakikiramdaman ko kung siya ang tumatawag sa akin. Subalit maging siya ay parang nadinig din ang nadinig ko. Dahil doon ay kinuha ko na lamang ang libro at bumaba na rin sabay pa kami ng guro kanina. Sinara ko na rin yung room at pansin ko din na nag-uuwian na rin ang mga first year students. Pagbaba ko, ramdam ko na hindi lamang ako ang naglalakad sa hallway. Muli ko na namang nadinig sa aking isipan ang ilang beses na sutsot na iyon kanina na siyang nagpataas ng aking mga balahibo. Mas nang hilakbot pa nga ako nang maramdaman kong parang may pumipigil sa aking paglalakad. Parang nanigas ako sa aking kinatatayuan. Hindi ko mawari kung ano nga bang enerhiya ang pumipigil sa akin doon pero pinipilit ko talaga ang aking lakas na muling mabawi upang makahakbang pababa ng hagdan. Nang mabawi ko ang aking lakas ay nagmadali talaga akong bumaba ng hagdanan na yun. Para bang may humahabol sa akin pero wala naman talaga. Pag naaalala ko nga ito, sumasagi sa aking isipan kung napraning nga lang ba talaga ako pero malinaw ko talagang natatandaan na parang may humawak sa aking mga paa. Nagawa ko naman ang ipinag-uutos ni ma'am sa akin at nagpasalamat naman siya. Mula noon ay ipinangako ko sa aking sarili na hindi na magpapagabi pa sa eskwelahan. Hindi dahil sa ayaw kong mautusang muli ng aking teacher pero dahil sa nangyaring iyon na tanging barkada ko lamang ang nakakaalam. Hilakbot! Maaari nyo nang mapakinggan anytime ang inyong mga paboritong Hilakbot at Sindak stories sa Hilakbot 24/7, your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories Radio. Maraming salamat sa inyong mga suporta, mga solid HTV positive.